Sa lalong paglapit nga po ng 2023 FIBA World Cup ay inilabas na rin naman nga po ngayon ang presyo ng mga tickets ng mga gaganaping laro. Yan nga ang ating unang aalamin ngayon. Nasasamahan ko na rin ang balitang inimbitahan nga po sina Dwight Howard at Nick Young na maglaro sa PBA at ang balitang sinarado na ng Los Angeles Lakers ngayon ang trade ni Russell Westbrook. Kaya mga idol, tara, halina't simulan na natin to. Alam naman nga po ninyo mga idol na sigurado na nga pong pasok na ang Gilas Pilipinas sa darating na 2023 FIBA World Cup na gaganapin mula Agosto hanggang Setyembre next year dito sa ating bansa at sa ating mga karatig bansa na Japan at Indonesia. Kaya excited nga po ang lahat ng mga basketball fans na panoorin ang mga laro ng ating national team laban sa pinakamalalakas na kupunan sa buong mundo. At sigurado nga po na mas lalo kayong ma-excite gayong inilabas na nga po ngayon ang presyo ng tickets ng mga laban na gaganapin sa 2023 FIBA World Cup. Ayon nga po mga idol sa inilabas ng FIBA, maaari nga pong bumili ang mga fans simula ngayon ng tickets ng mga laro ng Gilas Pilipinas sa first round at second round ng group phase na nagkakahalaga simula 2,499 pesos hanggang sa 53,000 pesos depende kung anong klaseng seats ang gusto niyang bilhin. Bali, inaasahan rin naman nga po na maglalabas pa ang FIBA na mas mahal na ticket sa mga susunod na buwan para man sa iba pang mga laban. At kung gusto rin naman nga po ninyo na mapanood ang mga laro sa quarterfinals, semifinals at finals ng 2023 FIBA World Cup ay aabutin na rin naman nga ang presyo ng tickets dito ng mahigit sa 5,599 pesos hanggang sa 231,400 pesos. Yan nga po mga idol, ganyan kalaki ang presyo ng tickets sa World Cup gayong hindi rin naman nga basta-bastang team ang pupunta at maglalaro dito sa ating bansa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balitang inimbitahan na nga po sina Dwight Howard at Nick Young na maglaro sa PBA. Simula lamang nga po mga idol ng pumirma ng kontrata at maglaro si Dwight Howard sa ating karatig bansa na Taiwan ay hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng ilang mga Pinoy fans isipin at pag-usapan na rin ang ideya na paglalaro rin ito sa ating bansa, especially sa PBA. Maganda nga po kung maglalaro rin naman si Dwight Howard sa PBA gayong sigurado nga po na malaki ang maitutulong nito upang mas maging exciting pang lalo ang kanilang liga. At sa kaswertehang palad rin naman ay meron na rin naman nga pong tumutulong ngayon sa mga PBA teams upang makuha nila si Howard. At siya nga po ay walang iba kundi ang dating NBA player at ngayon import ng Meralco Bulls na si KJ McDaniels na parehong inimbitahan si Dwight Howard at maging si Nick Young para maglaro sa liga gamit ang kanyang social media account. Pero syempre, kahit anuman nga pong gawin ni KJ McDaniels ay magdedepende para naman nga kung gaano kalaki ang maio-offer ng mga PBA teams at maging sa desisyon ni Dwight Howard at Nick Young. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya ngayon mga idol, sa balitang sinarado na nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay Russell Westbrook. Kahit man nga po patuloy nang gumaganda ang laro ni Westbrook sa kanyang bagong role sa Lakers bilang sixth man, ay hindi pa rin naman nga po natatapos ang pagsilabasa ng mga balitang trade patungkol sa kanya. Ayon nga po dito, magagamit para naman nga daw nila si Westbrook upang makakuha sila ng mas maraming magagaling na manlalaro. Isa pa, dahil nga po gumanda na ang kanyang laro ay tumaas na rin naman nga po ang kanyang trade value at mas dumami na rin naman nga po mga teams na nagkaka-interes sa kanyang serbisyo. Ngunit, base nga po mga idol sa inilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, wala na rin naman nga pong balak pa ang Lakers na i-trade si Westbrook ngayong season, lalo pat bukod nga po sa maganda na ang naiaambag nito ay nakuha na rin naman nga po niya ang kanyang saktong role sa kanyang team. Kaya dahil nga dyan, ay asahan na nga po ninyo na pananatilihin na ng Lakers si Westbrook sa kanilang lineup hanggang sa susunod na season. So that's it mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon at syempre latest video na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV.
Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na rin, bisitahin, ilike ang ating Facebook page, JZone TV. Sila mong mga idol, thanks for watching.